Our word for today came from the book of Psalms, chapter 37, verses 18 to 19. It says, "The blameless spend their days under the Lord's care, and their inheritance will endure forever. In times of disaster, they will not be withered. In days of famine, they will enjoy plenty." In Tagalog, araw-araw inaalagaan ng Panginoon ang taong matuwid at tatanggap sila ng dagdimpalang pang walang hanggan. Sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyan. Kahit sa tagutom, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. Ano ba ang ating sitwasyon ngayon? Sabi ng Panginoon, inaalagaan niya ang taong matuwid. Kaya kung ikaw man ay matuwid, huwag kang mag-alala dahil aalagaan ka ng Panginoon. Kahit sa panahon ngayon, sa panahon ng kahirapan, panahon ng tagutom, sabi nga niya, ikaw ay magkakaroon ng kasaganaan. Sa sitwasyon natin ngayon, sa pandemya na nagaganap sa ating mundo, nawala ang mga basic necessities, nawala ang ating kabuhayan, pero sabi ng Panginoon, aalagaan niya at kahit magkakaroon ka ng tagutom sa ating lugar, sa ating bansa, sa mundo, ikaw pa rin ay makakaranas ng kasaganaan. Ang tanong ngayon, ano ba ang ating naranasan? Tayo ba'y naghihirap o tayo'y nanagana? Pasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo na nagana. At kung tayo naman ay naghihirap, wala na tayong ibang pupuntahan pa. Kundi lumapit lamang tayo kay Jesus, humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang dahil sabi ng Panginoon, inaalagaan niya ang taong matuwid. Dapat gawin na natin maging matuwid tayo, straight to the Lord. Hindi palikuliko, kundi straight, matuwid. Kailangan natin ituwid ang ating likong gawain, ang ating buktot na pamumuhay. Kaya, kung nagawa mo yan, tandaan mo, ang Panginoon ay pasasaganahin ka. Hindi ka magugutom kahit sa panahon ngayon. Ang Diyos ay may paraan kung paano Kanya iahon sa kahirapan. Ang tanong ngayon, bakit hanggang ngayon naghihirap ka pa? Sino ba may kasalanan? Ang Diyos ba o ang sarili mo? O ang sarili natin? Dapat natin itanong sa ating sarili kung ano ba ang ating nagawa. Kaya maraming salamat. God bless you.